Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ng pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Francisco de Assis. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunto nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artaxerxes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari,
Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. O ano ngayon ang ibig mo? Tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, ganong katagal karoon? Kailan ka babalik? Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na rin ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking lungutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilod nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumipid. Naalwin namin sila ng matabis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko na ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung andundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo na po ang lahat. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si na Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Kung titingnan po natin ang ating mga sarili-sariling buhay, mapapansin po natin kung paanong laging kumikilos ang Diyos. Kung paanong laging kumikilos kasakasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Minsan mapapansin natin, napakahirap ng buhay. Pero sa hirap ng buhay, tila magugulat na lamang tayo dahil malalagpasan natin ito. May mga pagkakataon na gusto na nating bumitaw, pero magugulat na lamang tayo dahil tila may pangungusap na ginagawa sa atin ng Diyos upang sabihan tayong maging matatag, maniwala, at magtiwala. Sa madaling salita, mga kapatid, alam nating kumikilos ang Diyos. At kung alam nating kumikilos ang Diyos, mapapansin din natin na ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang basta pagkilos. Bagkos ang pagkilos ng Diyos sa atin, espesyal, pinakamaganda, at pinakamaayos. Dahil sa pagdating sa Diyos, hindi lamang siya nagbibigay ng tingi-tingi, hindi lamang siya nagbibigay ng putso-putso, hindi lamang siya nagbibigay ng maliliit. Bagkos lahat ng biyaya sa Diyos, malaki, pinakamaganda, at pinakakaaya-aya. Mga kapatid, ganyan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pero magandang tanungin, paano kaya tayo pagdating sa Diyos? Kasi kung alam natin na malaki ang pagkilos ng Diyos, malaki ang biyayang ipinagkakaloob lagi ng Diyos sa buhay natin, magandang tanungin, paano kaya tayo pagdating sa Diyos? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, tila may mga taong nagsabi sa Panginoon, "Susunod po ako sa inyo." Pero tandaan natin doon sa ebanghelyong napakinggan natin, yung mga taong nagsabi na susunod po ako sa inyo, parang meron pa silang gustong gawin bago sila sumunod sa Panginoon. Di ba nga, sabi nung isa, "Susunod po ako sa inyo, pero hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ilibing ang aking ama."
Susunod po ako sa inyo, pero magpapaalam po muna ako sa aking mga kasambahay. Sa madaling salita, nandun naman yung kagustuhang sumunod. Pero tila pangalawa na lamang. Dahil meron pang mas nauna, mas mahalaga. Pero mga kapatid, ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, walang pero-pero. Ang isang taong gustong sumunod sa Panginoon, siya ang prioridad. Sa isang taong ang Diyos ang prioridad, handa niyang iwan ang lahat. Handa niyang talikuran ang lahat para sa Diyos. Kung ang Diyos ibinigay nga pati ang kanyang anak, at ang anak ng Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ibinigay ang lahat-lahat, pati ang kanyang buhay, walang pero-pero, dahil ibinigay ang lahat. Pero tayo, minsan aminin natin o hindi, marami tayong pero pagdating sa Diyos. Kapag araw nga lang ng Linggo, kapag nagtanong ka eh, magsisimba ka ba? Magsisimba muna ako pero kailangan muna naming pumunta sa mall. Magdadasal ka ba? Magdadasal ako pero kailangan ko munang makaranas ng problema para makapagdasal. Ang dami nating dahilan pagdating sa Diyos. Pero ang isang taong tagasunod ni Jesus, tagasunod ng Diyos, walang pero-pero, pero ibinibigay, ngunit binibigay ang lahat. Bakit? Dahil ganun ang Diyos pagdating sa kanyang pag-ibig sa atin. Walang kondisyon, walang pero-pero, ngunit lahat ay ipinagkakaloob. Mga kapatid, tingnan natin sa ating buhay. Marami ng pagkilos ang Diyos. Marami ng biyaya tayong natanggap. Dahil ang Diyos laging nagbibigay. Magandang tingnan yung ating sarili. Tagasunod tayo ng Panginoong Jesus. Tagasunod tayo ng Diyos. At lagi nating sinasabi sa mahal na pong Jesus Nazareno, susunod po kami sa inyo. Pero tandaan natin, ang pagsunod sa Kanya, walang pero-pero. Ngunit ipinagkakaloob ang lahat. Binibigay ang lahat. Dahil sa isang taong tagasunod, siya dapat ang numero uno. Siya dapat ang prioridad ng ating buhay. Ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na sa tulong niya, tayo nawa ay maging kagaya niya. Tayo nawa ay maging kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno na handang magbigay, handang umibig, at handang ipagkaloob ang lahat para sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniluluhog natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan dahil tinatawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan siya. Manalangin tayo ng may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Ang ating panalangin, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo, manalangin tayo.
Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad, naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yung mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yung mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyang lakas ng loob ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak ng iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon.
O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace. Dovecie odio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred, let me sow love. Dovecie fertisa, perdono. Dove c'è dubbio, fede. Dove c'è depressione, sperare. Dove c'è nerezza, illuminarsi. Dove c'è la tristezza, viola. Oh, divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love, as to love. For it is giving
that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again. It is in dying that we are born again to eternal life. Lord, make me Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga may sakit o may karamdaman. Sa ating pong healing mass and service sa darating na October 5, bukas na po ito, araw ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco. Magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno.